shout out sa mga anak na may gustong ipabili sa magulang pero hindi kayang tustusan ng magulang. At yun pa ay galit pa ang magulang. Shout out sa mga anak na iniisip lang ay yung sarili niyang kapakanan. Iniisip lang yung mga kagustuhan sa kanyang pansarili. Hindi iniisip kung saan nanggagaling yung mga pera yung pinanggagastos o pinangkukustos sa kanilang kanilang mga magulang. Hindi man lang iniisip kung pinaghirapan o hindi yung mga iginagastos sa kanila. Minsan, may mga anak na pag sinabing gusto ko nito, sasabihin din sa magulang. Akala mo ba kung makahiling siya sa magulang niya, eh basta-basta niya lang, kukunin yung pera para ibili siya ng kung anong gusto niya. Hindi niya alam yung gustong-gusto niyang bagay na gusto niyang makuha ay kailangan bang paghirapan ng magulang niya bago niya makamit yun. Hindi niya malang ba naisip yun? Ang mahirap kasi sa mga kabataan ngayon, pansariling kapakanan lang ang kanilang iniisip. Ang isip nila, simple lang ang buhay. Ano naman ngayon kung hindi mo maibigay sa akin yan? Natanim na kagad ng galit. Hindi man lang nila iniisip na kung ano ang mga bagay na hinihiling nila na hindi naman importante ay gustong-gusto nilang ibigay sa kanila kaagad. Ngayong alam naman nila na yung magulang nila kung anong klaseng trabaho mayroon. Hindi ba nila naisip yan? Kaya shout out sa mga batang ganyan. Hindi man lang naisip ang mga pinagpapaguran ng magulang. Kung makahingi sa magulang, ganun-ganun na lang. Subukan nyo kayo magtrabaho na yung kayo talaga magtatrabaho. Sa ngayon pa lang nga, natututo na kayo humingi. Hingi lang ang ginagawa. E paano pa kaya kung kayo na magtrabaho? Kayo na maghanap buhay. Ngayon nga na kayo na naghahanap buhay, simpleng pagtulong sa magulang hindi nyo magawa. Simpleng pangangailangan ng magulang hindi nyo maibigay. Samantalang kayo nung mga bata pa kayo, yung mga anak ngayon, mga bata pa sila, kakainin na lang ng magulang, ibibigay pa sa bata, ibibigay pa sa anak. Dahil ayaw magutom yung anak. Hindi baling gutom ang magulang, wag lang yung anak. Naisip nyo ba yun mga panahong bata pa kayo? Ganun ang ginagawa ng magulang nyo? Kakainin na lang nila, ibibigay pa sa inyo. Dahil ayaw nilang nakikita kayong nagugutom. Pero ano ngayon ang sinusuklit nyo sa magulang nyo? Natitiis nyo ang magulang nyo na walang kinakain. Natitiis nyo ang magulang nyo na nagpapakahirap sa trabaho. Gayong alam nyo naman na pwede nyo silang tulungan. Ang tanong, kinabayaan ba kayo ng magulang nyo nung mga panahon kayo ay bata pa? Kayo na ang makakapagsabi nun. Kaya napakahirap sa panahon ngayon ang mga kabataan ngayon. Makatikim lang ng ginhawa sa buhay niya, sa sarili niyang sikap, sa sarili niyang pawis, sa sarili niyang pinagpagurang pera. Nalimutan na yung obligasyon niya rin na tulungan ang magulang niya. Napalagay niyo kaya lalaki kaya kayo ng ganyan? O hindi dahil sa magulang niyo? Alam niyo sa totoo lang, kulang pa ang mga ibinibigay niyong iyan sa magulang niyo kumpara sa ibinigay sa inyo ng magulang niyo. Kung iisipin niyo, kulang na kulang pa. Alam niyo sa totoo lang, napakaswerte niyo. Dahil minsan may mga anak na gustong mag-aral, hindi makapag-aral. Alam niyo kung bakit?
Walang perang pantustos ang magulang. Kaya minsan ang mga bata na gustong-gustong mag-aral, naghahanap buhay, nagsasariling sikap, naghahanap ng sariling trabaho, kung ano-anong mga sideline, kaya kung ano-anong maimbenta lang, makapag-aral lang. Samantalang yung mga anak na meron naman may pagkakataon na nila na makapag-aral dahil pinapag-aral pa sila, anong ginagawa nyo? Nagbubulakbol. Hindi nyo pinapahalagahan kung anong mga ibinibigay ng magulang nyo. Gayong nasa inyo na ang lahat. Kumpara dun sa mga batang gustong mag-aral na walang magpapaaral. Kaya shout out sa inyo ha, sa mga kabataang ganyan. Matuto sana kayo tumalaw ng utang na loob sa inyong mga magulang. Dahil hindi kayo makakarating sa ganyang estado kung hindi dahil sa mga magulang nyo. Tandaan nyo yan. Alam nyo bang, hindi naman kayo lalaking ganyan kung hindi dahil sa magulang nyo. Meron yung mga anak na itinatapon lang sa kung saan. Pinapatay, nasa tiyan pa lang. Dahil ayaw nang buhayin. Pero yung mga kabataan ngayon na napakasurte nyo, dahil iniluwal kayo kahit papano ng magulang nyo. Binigyan kayo ng buhay. Pero ano yung sinusukli nyo sa magulang nyo? Pagpapabaya, hindi nyo inaaruga. Kailan pa kayo mag-aaruga sa magulang nyo? Kung kailan patay na? Kung kailan hindi na mapapakinabangan yung itutulong nyo? Kailan pa? Uy, gising. Magising naman kayo. Sana sa mga makakapanood nitong kabataan. Magising naman sana kayo sa katotohanan.